Okay. Magandang hapon muli sa ating lahat, mga kapatid at mga sumusubaybay sa oras na ito. Salamat muli sa ating buhay na bansa sa atin. Salamat sa Diyos na buhay. At dinakay muna tayo muli sa ating gawain na ito. Thank you, Lord, sa araw na ito. At this is the day that you have made, Lord. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, ito, in-review ko lang nung last Sunday na lesson natin about faith. Hindi tayo aalis sa faith hanggat hindi natapos lahat ng isi-share ko patungkol sa faith. Kasi ang faith, yan ang number one na sundin muna natin lahat at gawin muna natin lahat bago mag-manifest ang lahat ng salita ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Tandaan natin, kung walang faith, walang miracle. Mauna muna ang faith bago ang miracle. Amen? Amen. Hindi maaari yung mauna yung miracle na mangyayari sa buhay mo at buhay ko kung wala kang faith sa Panginoon. Amen? Amen. Noong ito, noong last Sunday, ang tinalakay natin muli ay faith. Sa Hebrews 12, verse 2, sabi sa dito, Jesus is the author and finisher of our faith. He's the author and finisher. Siya ang magtatapos ng lahat ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, walang mangyayari sa buhay mo, kapatid. Amen? Amen. At saka sinabi niya rin, tandaan natin ito sa Hebrews 12, verse 2. Jesus is the owner, author, and finisher of our faith. In Hebrews 13, verse 6, sabi nito, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Anong magagawa ng tao sa akin? Yun ang dapat natin ilagay sa isipan natin. Ang Diyos lamang ang nakakapaggawa lahat ng bagay na gusto mo at lahat ng bagay na dinidesire mo sa iyong buhay at buhay ng iyong mga minamahal sa buhay o sa purang minamahal mo sa buhay. Siya lamang ang helper mo. The Lord is my helper. I will not be afraid. Huwag ka matakot. Kung ang Diyos ang nasa sa iyo, huwag ka matakot. Pagkat sinabi niya sa kanyang salita, if God is with us, who will be against us? Amen? He will never leave us nor forsake us. Sa Hebrews 13, excuse me, I forget my glass. Sa Hebrews 13, sa baba ng verse 5, Never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka iniwanan ng Diyos, kapatid. Amen? Amen? He give you the, sinabi sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, Godliness. He give us the spirit, he didn't give you the spirit of fear. Amen? Oh. Hindi niya binigay yung spirito niya pagkatakot mo, pagkatakot na spirito ng pagkatakot, hindi. Ang spirito ng pagkatakot ay galing kay Satanas. Amen? But, he give us the spirit of power and a sound mind. The spirit of power and the sound mind ang binigyan ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Kaya, have faith in God. Always have faith in God. Amen. Sa Mark 11 verse 22, buksan natin ang Bible natin sa Mark 11 verse 22. Have a sound mind. Mas maganda na buksan natin ang Bible natin sa Mark 11 verse 22. Amen? Have faith in God. Sabi dito, have faith in God. Yun ang sinabi ng Diyos. Have faith in God. I tell you the truth, if anyone says to the mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Amen? Amen. Itong mountain na to, itong sagabal sa buhay mo, kapatid, at saka sagabal sa buhay ko, at sagabal sa buhay mo. Amen? Sabihin mo yan sa yung sagabal na yan, kasing laki ng mountain, kasing taas ng mountain, pumunta ka doon sa dagat. Ilubog mo yung sarili sa dagat.
at mangyayari sa iyo. True faith mangyayari sa iyo. Amen? At inuulit-ulit, ang faith nang gagaling lang lamang sa salita ng Diyos. Kung babasahin mo ang Bible, remember ha? Kung babasahin mo ang Bible, you're reading the Bible, ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Pagka manalangin ka, nananalangin ka sa Diyos, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Amen? Nakuha ba natin yun? Kung nagbabasa ka ng Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Amen? Kasi nandito yung mga salita niya. If you read the Bible, God is talking to you. Amen? And if you pray, you're talking to God. Amen? Simple. Mag-pray ka, nakikipag-usap ka sa Diyos. Kaya, pagka mag-pray ka, kailangan malinis na malinis ang iyong konsensya. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Amen? Para pakinggan ka ng Diyos. Pagkat sinabi sa Bible, the prayer of the righteous man availeth much. Amen? Pagka wala kang kasalanan, wala kang blemish sa iyong puso. Kasi sa puso, hindi sa isip. No. Ang tinitingnan ng Diyos, puso. Amen? Nakikipag-usap niya ng Diyos. Kaya kung nag-read ka ng Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Yun ang communication ninyo between God and you. Bible and praying. Reading and praying. Reading and praying. Praying and reading. Amen? Ngayon, dumako tayo sa ating text sa araw ito. Punta muna tayo sa Psalms 119 verse 105. Na ang salita ng Diyos, importante sa buhay ng tao. Psalms 119 verse 105. Sabi dito, your word is a lamp of my feet and a light of my path. Yung salita ng Diyos, siya ang lampara na yung paa. And siya ang ilaw na yung patutunguhan at pupuntahan. Isipin mo kung walang word of God sa iyong buhay. Amen? Saan ka patutungo? Saan ka pupunta? Hindi matutupad ang pupuntahan mo na dapat mong puntahan. Hindi ka makakarating sa dapat mong puntahan kung walang word of God sa iyo. Amen? Ang topic natin sa araw na ito, mga kapatid, mga minamahal sa buhay, ay patatagpuan natin sa Mark 10, verse 46, verse 52. Kaya the most important thing, ilagay natin lahat ang mga nasabi natin sa Bible para i-meditate nyo day and night, night and day. Punta tayo sa ating topic ngayon sa araw nito, sa Mark 10, verse 46 and 52. Buksan natin ang mga Bible natin. Kung wala tayong Bible, ay makinig na lamang tayo. Sabi dito sa Mark 10, verse 46 to 52, blind man Bartimaeus received his sight. Amen? Ito patungkol na naman sa healing at sa faith. Amen. Healing with faith. Faith with healing. Amen? When they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting on the road by the roadside begging. When he heard it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" So verse 51, Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." So verse 52, "Go," said Jesus, "your faith has healed you."